ang mas dakilang Israel. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, patungo sa isang lupain na aking ituturo sa iyo, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala, at aking pagpapalain ang mga nagpapala sa iyo, at aking susumpain ang sumusumpa sa iyo, at sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at ang mga tao na kanyang pinili para sa kanyang sariling mana. Psalm chapter 33 verse 12. Nang araw ding iyon ay nakipagtipan ang Panginoon kay Abram na sinasabi, sa iyong binhi ay ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Egypt hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates, ang mga Kenites, ang mga Kenizzites, ang mga Kadmonites, ang mga Hittites, ang mga Perizzites, ang mga Rephaim, ang mga Amorites, ang mga Canaanites, ang mga Girgashites, ang mga Jebusites. Genesis chapter 15 verses 18 to 21. At aking ibibigay sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupain kung saan ka nakikipamayan, ang buong lupain ng Canaan na pinakapag-aari na walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Genesis chapter 17 verse 8. At nagsalita ang Diyos kay Moses. Sinabi sa kanya, ako ang Panginoon. At ako ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa aking pangalan na Jehovah na hindi ako nakilala nila, at aking itinatag din ang aking tipan sa kanila na ibigay sa kanila ang lupain ng Canaan, ang lupain ng kanilang paglalakbay kung saan sila'y naging dayuhan. Exodus chapter 6 verses 2 to 4. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Egypt upang ibigay sa inyo ang lupain ng Canaan at upang maging inyong Diyos. Leviticus chapter 25 verse 38. Pumunta kayo at maglakbay at pumaroon sa bundok ng mga Amorites at sa lahat ng mga dako na malapit doon, sa kapatagan, sa mga burol at sa libis at sa timugan at sa tabi ng dagat hanggang sa lupain ng mga Canaanites at hanggang sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates. Narito, aking inilagay ang lupain sa harap niyo. Pumasok kayo at ariin niyo ang lupain na pinangako ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. Deuteronomy chapter 1 verses 7 to 8. Sapagkat kung inyong iingatan ng buong sikap ang lahat ng mga utos na ito na aking iniuutos sa inyo, na inyong gawin, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos na lumakad sa lahat ng kanyang mga daan at dumikit sa kanya, kung magkagayay palalayasin ng Panginoon ang lahat ng mga bansang ito sa harap ninyo, at inyong aariin ang lalong malalaking bansa at lalong makapangyarihan kaysa sa inyo. Bawat dako na tatapakan ng mga talampakan ng inyong mga paa ay magiging inyo mula sa ilang at Lebanon, mula sa ilog, ang ilog na Euphrates, hanggang sa kahuli-hulihang dagat ay magiging inyong hangganan. Walang taong makakatayo sa harap ninyo, sapagkat ilalagay ng Panginoon ninyong Diyos ang takot sa inyo at ang pangingilabot sa inyo sa buong lupain na inyong yayapakan, gaya ng sinabi niya sa inyo. Deuteronomy chapter 11 verses 22 to 25. Umahon ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo, na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho, at masdan ang lupain ng Canaan, na akong ibinibigay sa mga anak ni Israel bilang pag-aari. Deuteronomy chapter 32 verse 49. At nangyari pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon na ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua na anak ni Nun na lingkod ni Moses. Sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y bumangon ka, tumawid ka sa Jordan na ito, ikaw at ang buong bayang ito, sa lupain na aking ibibigay sa kanila, sa makatawid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat lugar na tatapakan ng talampakan ng inyong paa ay ibinibigay ko sa inyo. Gaya ng sinabi ko kay Moses, mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog, ang ilog na Euphrates,
ang buong lupain ng mga Hittites at hanggang sa malaking dagat sa dakong paglubog ng araw ay magiging inyong hangganan. Walang tao makatatayo sa harap nyo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moses, gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man kita. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, sapagkat sa bayang ito ay iyong hahatiin na pinakamana ang lupain na aking pinangako sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Joshua chapter 1 verses 1 to 6. At ito ang mga lupain na minana ng mga anak ni Israel sa lupain ng Canaan na ibinahagi ni Eleazar na saserdote at ni Joshua na anak ni Nun at ang mga pangulo ng mga magulang ng mga tribo ng mga anak ni Israel bilang mana. Joshua chapter 14 verse 1. Sinaktan din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob na hari sa Zoba nang siya yumaon upang bawiin ang kanyang hangganan sa ilog na Euphrates. 2 Samuel chapter 8 verse 3. Sa makatuwid bagay sa tipan na kanyang ginawa kay Abraham sa kanyang pangako kay Isaac at kanyang pinagtibay ang gayon kay Jacob na pinakakautusan sa Israel na isang tipan na walang hanggan na sinasabi, sa iyo ko ibibigay ang lupain ng Canaan, ang kapalaran na iyong mana noong kayo ay kakaunti pa, kahit kakaunti at mga dayuhan doon. 1 Chronicles chapter 16 verses 16 to 19. At sinaktan ni David si Hadadezer, hari sa Zoba hanggang sa Hamath, nang siya'y yumaon upang itatag ang kanyang kaharian sa tabi ng ilong Euphrates. 1 Chronicles chapter 18 verse 3. Na kanyang ginawang tipan kay Abraham at ang kanyang pangako kay Isaac at pinagtibay ang gayon kay Jacob na pinakakautusan na sa Israel na isang walang hanggang tipan na sinasabi, sa iyo ko ibibigay ang lupain ng Canaan, ang kapalaran na iyong mana, nang sila'y kakaunti lamang sa bilang, oo, kakaunti at mga estranghero doon. Psalm chapter 105 verses 9 to 12. Na sinaktan mga dakilang bansa at pumatay ng mga makapangyarihang hari, si Sihon na hari ng mga Amorites at si Og na hari sa Bashan at ang lahat ng kaharian ng Canaan at ibinigay ang kanilang lupain na pamana sa Israel na kanyang bayan. Ang iyong pangalan o Panginoon ay nananatili magpakailanman at ang iyong alaala o Panginoon sa lahat ng salinlahi. Psalm chapter 135 verses 10 to 13. At ito ay sa 15 taon ng paninirahan ni Abraham sa lupain ng Canaan na siyang 17 taon ng buhay ni Abraham. At ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa taong iyon at sinabi niya sa kanya, ako ang Panginoon na naglabas sa iyo mula sa Ur Kasdim upang ibigay sa iyo ang lupain ito bilang mana. Ngayon ngay lumakad ka sa harap ko at maging sakdal at sundin mo ang aking mga utos sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupain ito na pamana mula sa ilog na Mizraim hanggang sa dakilang ilog na Euphrates. Jasher chapter 13 verses 17 to 18. At tumindig si Esau at bumalik kay Jacob at ginawa ang lahat na ipinayo ni Nebayo na anak ni Ishmael. At kinuha ni Esau ang lahat ng kayamanan na naiwan ni Isaac, ang mga kaluluwa, ang mga hayop, ang mga baka at ang mga ari-arian. At ang lahat ng kayamanan wala siyang ibinigay sa kanyang kapatid na si Jacob. At kinuha ni Jacob ang buong lupain ng Canaan mula sa batis ng Egypt hanggang sa ilog ng Euphrates. At kanyang kinuha ito na pinakapag-aari na walang hanggan at sa kanyang mga anak at sa kanyang binhi pagkamatay niya magpakailanman. At ito ang mga salita na isinulat ni Jacob sa aklat na nagsasabi, ang lupain ng Canaan at ang lahat ng mga lungsod ng mga Hittites, mga Hivites, ang mga Jebusites, ang mga Amorites, ang mga Perizzites at ang mga Girgashites, lahat ng 7 bansa mula sa ilog ng Egypt hanggang sa ilog ng Euphrates. Jasher chapter 47 verses 24 and 27. At nangyari pagkamatay ni Moses na sinabi ng Panginoon kay Joshua na anak ni Nun na sinasabi, tumindig ka at tumawid sa Jordan patungo sa lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel at iyong ipapamana sa mga anak ni Israel ang lupain.
Bawat lugar na tatapakan ng talampakan ng inyong mga paa ay magiging inyo, mula sa ilang ng Lebanon hanggang sa malaking ilog na ilog ng Pira ay magiging inyong hangganan. Jasher chapter 88 verses 1 to 3. At sinabi niya sa kanya, "Ako ang Panginoon na naglabas sa iyo sa Ur ng mga Chaldees upang ibigay sa iyo ang lupain ng mga Canaanites upang ariin magpakailanman. At ako ay magiging Diyos sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo." Sa araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsasabi, "Sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Egypt hanggang sa malaking ilog, ang ilog ng Euphrates, ang mga Kenites, ang mga Kenizzites, ang mga Kadmonites, ang mga Perizzites, at ang Rephaim, ang mga Phacorites, at ang mga Hivites, at ang mga Amorites, at ang mga Canaanites, at ang mga Girgashites, at ang mga Jebusites." Jubilees chapter 14, verses 7 and 18. "At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupain kung saan ka nanirahan, ang lupain ng Canaan, upang iyong ariin magpakailanman, at ako'y magiging kanilang Diyos." Jubilees chapter 15 verse 10. "At sinabi ko sa aking amang si Jacob, sa pamamagitan mo ay sasamsaman ng Panginoon ang mga Canaanites at ibibigay ang kanilang lupain sa iyo at sa iyong binhi pagkatapos mo." Testament of Levi chapter 3 verse 10. "At pagkatapos ng mga bagay na ito ay babangon sa inyo ang Panginoon mismo, si Jesus Christ, ang liwanag ng kabutihan, at kayo ay babalik sa inyong lupain." Testament of Zebulun chapter 2 verse 32. "At pagkatapos na kayo ay lumiit at maging kakaunti, kayo ay babalik at kikilalanin ang Panginoon ninyong Diyos, at ibabalik niya kayo sa inyong lupain ayon sa kanyang saganang awa." Testament of Naphtali chapter 1 verse 30.